Biro yan, tita. Pero Daddy, hindi naman po siniseryoso ni Mami ang mga ganon. Alam niyong biro lang yun. Isa pa, may tiwala po siya sa inyo. Hindi ba, Mami? Siyempre naman, tita. Excuse me lang. Gusto ko na muna magpahinga. Hintayin mo ako, mahal ko. Sasamahan na kita. Hindi mo na sana sinabi yon, tita. Lola, iniiwan niya si Daddy tulad ng ginagawa niya sa akin. Isang araw aagawin siya ng iba. Gaya ng sinabi nilang ginawa ni Penelope. Iha! At kanino mo narinig yan, tita? Narinig ko lang po. Alam niyo, Lolo, ang ikinikilos ni Mami talagang nakapagtataka. Bakit mo sinasabi yan? Lagi na lang siyang umaalis, mas lalo pa ngayon. Narinig mo naman ang paliwanag niya. Hindi po totoo yon. Nagsisinungaling si Mami. Ibang totoong nangyayari, Lolo. Ibang katotohanan. Hindi mo naman siguro iniisip ang tungkol sa sinabi ni tita, hindi ba? Hindi, mahal ko. Kung ano-ano nang iniisip niya. Ganun talaga mag-isip ang mga bata. Pero nag-aalala ako na ganun siya magsalita. Baka hindi nalubos ang tiwala mo sa akin. Bakit naman hindi? Kasi nga, dahil sa nangyari sa amin ni Penelope. Ay, mahal ko. Kasalanan ko ang nangyari nun kay Penelope. Dahil napabayaan kita. Paano ang sinasabi ni tita? Hindi, matagal ng panahon na nangyari yun. Wala na akong problema sa'yo. At hindi na kailanman mauulit yun, mahal ko. Hindi na muli. Ah, may nabalitaan ka na ba tungkol sa iyong anak? Mama, sinabi ko nang determinado akong hanapin siya. Hindi kita pipigilan, Veronica. Maraming taon na ang lumipas. Isinusumpa ko kung maibabalik ko lang sana ang panahon. Hindi sana ganito ang nangyayari ngayon. Mama! Patawarin mo ako, Veronica. Patawarin mo ako sa buong panahon na kalungkutan lang ang idinulot ko sa iyo. Mama, salamat po. Kung may maitutulong ako sa iyo, makaaasa ka sa akin. Mama, nakasama ko ang anak ko kanina. Nakatitiyak ka ba, Veronica? Siguradong siya ang aking anak. Ang dating direktora ng bahay ampunan nang iniwan ko sa kanilang anak ko. Sinabi niya sa akin dati na isang mag-asawang De La Vega umampun sa kanya. Galing ako kanina sa bahay ng pamilyang yun. Inalok ko sila ng serbisyo ko bilang tagapagturo ng lingwahe at tinanggap nila ako. Ako mismo ang magtuturo sa sarili kong anak. Pero anak, kailangan mong matiyak na totoo nga ang sinabi sa iyo ng direktora sa bahay ampunan na iyon. Mama, alam ko... Hindi. Huwag ka na munang umasa sa ngayon hanggang sa nakasisiguro ka na. Napakasakit kung iniisip mong siya na nga ang anak mo pero hindi pala. Diyos ko po. Sana nga lang malaman mo kung siya nga ang anak mo o hindi. Tutulungan kita, Veronica. Alam niyo, ma'am. Sa palagay ko ay mas magandang nasa pasilyo ng mga silid ng telepono kaysa sa sala. Ano masasabi niyo? Kung ano man sa palagay mo ang mas mainam, Mr. Canseco. Sige, naisulat niyo na ba ang numero? Oo, naroon sa bahay. Alam mo, kailangan ko nang umalis. Kung kaya, babalik ako mamaya. Kung hindi naman, bukas na lang. Mas maaga niyo itong matatapos, hindi ba? Opo, ma'am. Sigurado yun. Ilang araw na lang at maaari niyo na itong tirahan. May maganda akong balita sa'yo, Agripina. Ano yon, Elisa? Ang sabi ni Dr. Suarez na sa loob lang ng ilang araw ay maaari ka na nilang palabasin. Ay, ko. Magaling na po ang mama ko. Hindi pa lubos na magaling. Pero malapit na siyang makauwi para sa bahay na siya magpahinga. Sa wakas, makikita ko na ulit ang mga kapitbahay natin. Ang aking munting tirahan. Kailangan mo pa rin alagaan ang sarili mo, kumadre. Magandang hapon. Magandang hapon. Ay, kumusta? Senyora, may sorpresa po kami sa inyo. Ay, talaga? Sige, sabihin mo sa akin. Sa loob ng ilang araw, makakauwi na po mama ko. Kasasabi lang po sa amin ni Ma'am Elisa. Ay, salamat sa Diyos. Mabuti naman. Senyora, siya ang kaibigan ko, si Vera Cruz. Siya ang tatay-tatay ni nandito. Kumusta po kayo, senyora? Salamat. Natutuwa akong makilala ka. Nakita mo na, Agripina. Alam kong gagaling ka. Ay, salamat sa Diyos. Malapit na ako makauwi sa bahay. Babalik na lang ako rito. Excuse me.
Alam mo anong sinabi pa sa akin ng nurse? Hindi. Na pag-uwi ko raw sa bahay, dapat magpahinga lang ako ron. Aba, tama lang naman yun, Agripina. At kailangan mong sundin ang lahat ng sinasabi ng doktor, kumadre. Oo naman, alam ko yun. Pero sino naman ang gagawa ng gawain sa bahay? Hindi. Huwag ka nang mag-alala pa, Agripina. Hindi na kayo ulit titira pa dun sa dati yung tinitirhan. Oh. Hindi na? Doon na kayo titira. Sa isang napakagandang apartment na kinuha ko para sa inyo. Iimbestigahan ko para malaman ko kung ano ko si Tita o hindi. Ngayon mismo. Magandang hapon. Magandang hapon. Ganun din sa'yo. Maaga po yata kayong umuwi ngayon, Señorito Luis Fernando. Kumusta ka, Veronica? Mabuti naman. Siya ang papa ko, si Don Fernando de la Vega. Hello, kumusta ka? Natutuwa ako makilala ka. Siya ang bagong language teacher ni Tita. Ah, hindi pa dumarating ang apo ko? Hindi po, maaga pa naman. Napaaga lang ako. Kadalasan nandito siya sa bahay ng ganitong oras. Wala pong problema kung hihintayin ko siya, Señor de la Vega. Sana nga magkasundo kayo ni Tita. Sigurado po yon, mukha siyang mabait. Huwag mong sabihin yan dahil kakaiba rin ang batang yon. Minsan may mga nasasabi siyang hindi niya napag-iisipan, pero mabuti ang puso ng batang yon. Yun ang totoo. Nandito na po ako. Oh, narito na siya. Nandito na po pala kayo, miss. Magpapalit lang ako ng damit tapos bababa agad. Daddy, si Mami nandito na? Siyempre, wala pa siya, Tita. Isang apartment ka mo? Oo. Malapit sa dating yung tinitirhan, siyempre. Senyora, bakit niyo po ginawa yun? Kailangan magbago ang buhay mo, Nando. Mag-aaral ka, pagbubutihin mo ang sarili mo, at malaki ang kinalaman ng tirahan para doon. Ang kailangan mo maging tirahan ay isang lugar na komportable, tahimik at maganda. Kaya mula rito, didiretso na kayo sa bago niyong titirhan. Paano pong iba namin gamit? Yung mahalagang gamit niyo, dalhin niyo na sa bagong apartment. Yung iba ay pamigay niyo na lang. Matutulungan mo ba sila, Vera Cruz? Siyempre naman po, Señora. Ay, mabuti naman. Pero... Hindi, hindi. Wala ka nang sasabihin pa, okay? Tapos na ang usapan. Sa Lunes, pagkalabas niyo rito, didiretso na kayo sa bago niyong apartment. Spoiled siguro si Tita. Isipin mo na lang na nag-iisa siyang anak. Hindi ba kayo ulit nagkaanak ng asawa mo? Maari naman yun, pero mahaba-habang kwento pa yun. Naisip ko nga, sigurado may mabigat kayong dahilan. Kaya naman kahit pwede pa kayong magkaanak, nag-ampun na lang kayo ng bata mula sa bahay ampunan. Puno ng isang lalaki. Fernando Perez? Pero sino siya? Baka ito na ang sikreto ni Mami. Niloloko nga kaya ni Mami si Daddy? Meron siyang ibang lalaki? Si Mami, may ibang lalaki. Sigurado ako. Hindi ako maaaring magkamali. Anderson, isang lalaki. NB, isang babae. Hindi ka naman nakikinig eh. Siyempre nakikinig po ako, miss. Siguradong siya ang anak ko. Sabi sa akin ni Mama, ito po yung mga damit na suot ko nung bagong panganak ako. Gusto mo siya? Ibibigay ko siya sa'yo. Talaga bang gusto mo ang pagtuturo ko? Opo, tulad ng pagkagusto ko sa inyo, napakabait po ninyo at napakalambing rin. Nasisiguro ko pong magiging mabuting magkaibigan tayo. Yun ang pinakahangad ko, Tita. Talaga po? Totoo yun.